Ready na ba kayo, yellow? Drivers, navigator ready? Okay, ready na kayo? Yellow team, are you ready? Timer ready? On my mark. Ready. Baka ma-delay kayo ng brake o magkamali kayo, imbis na preno ang tapakan ninyo, lalo nyo madiinan ng gas. Ganun po yung nangyari dati. Yung sa na-aksidente dito, siya po yung driver ng service. Tapos na siya, nakapag-ikot na siya. Okay na may ikot niya dito sa circuit natin dati doon. Pagkalabas niya ng finish line, ang bilis niya. Walagang ano eh. Napakita niya, driver ako. Pagkalabas niya, ang bilis niya. Sabi na yun, slow down. Lalo siyang bumilis. Bumangga siya doon sa mga tubo namin dati kasi nasa loob na nakapark. May horizontal kami ng mga tubo na. Masaga mo so? Hindi po, ito lang. Naka-yupi. Buti may ganito. Bayan. Kasi kung hindi, siya mag-i-disgrasya doon. Nakakatuwa pa nun, siya yung driver ng service nila. So, ayan po yan mga kapatid. So ang practice dito, which is yung gas or accelerator. Yung kaliwang paa natin, gagamitin natin sa kaliwang pedal, which is the brake, o preno. Walang tong clutch dito na tinatapakan mga kapatid. Huwag niyong pagkamalian. Walang clutch na tinatapakan dito. So, preno po yun mga kapatid. Huwag niyong pagsasabihin ang tapak ng preno at ang gas. Meron kasi nakaraan, hindi na naibaba yung handbrake, nakatapak pa sa preno, tinapatakbo yung gas, gigil na yung makina, nagdadragging na siya. So, mabilis mauupod yung clutch lining namin. Okay? So, kaya ang pagpapatakbo po niyan, gano'n, no? Make sure, isang paa lang, kung kailangan mo umandar, bitaw sa preno, bilis si handbrake, tapak sa gas, dadahan. Okay? Madali na lang naman yan eh. Ang sabi po niya, atras pa gano'n. Tapos, ito po mga kapatid. Pagka pinawal, oh, ibig sabihin, nasa gitna siya, nasa neutral. Pagka iaabante natin yung sasakyan, lagyan natin sa forward position, makikita natin letter L, low gear. So, low gear lang yan, single gear, wala na segunda. At tatapakan na lang natin ang gas niya para mag-accelerate yung sasakyan. Tapos, yung isang position niya, ito nasa baba, reverse. So, may atras siya. Okay. Tatandaan nyo, tatlo lang po yan ha. Forward, neutral, reverse. Okay. So, pagka mag-start tayo ng sasakyan, kailangan neutral. Lagi pong neutral. Okay. Tapo. Yan, nilagay ko sa gitna. Neutral, pero naka-letter R pa rin. Ibig sabihin yan, hindi pa nagdi-disengage sa pagkaka-reverse gear niya yan. Pwede yung mag-start. Pero pagka natapakan mo yung silinyador niya, nadiinan nyo, aatras yung sasakyan. Dati may nangyari pong ganun. Kasi alam naman natin yan, pagka upo ng driver dyan, ganyan-ganyan na yan. Tapos sasabihin niya, nilagay ko na sa gitna. Pero hindi pa ano, hindi nag-check dito. Antayin po muna siya. Kailangan nagmamatch yan. Yung posisyon niya, sa neutral ha. Pagka mag-start po tayo, tandaan po natin mga kapatid. Dapat nasa gitna, kailangan letter ending siya. Kung galing po tayo sa reverse, i-move lang natin, tutulak lang natin ng konti. Yun. Paabante, disengage na siya. Parang sasakyan. Meron naman kasi, galing sa forward, dahan-dahan lang nilagay niya sa gitna. Naka-forward pa rin. So, ang kailangan, atras mo lang ng konti para mag-disengage. Nararamdaman po yun nung nagkakampi. Parang sasakyan din nga. Make sure, kasi hindi naman po ito high-end na sasakyan eh. Na pagka tinutok mo doon sa park, naka-park. Tinutok mo sa drive, naka-drive. Ito, hindi po ito ganun. Kailangan pakiramdaman po natin. Ano po? So, make sure, pagka naka-neutral na, pwede na natin start. So, para mag-start, tapakan ang preno. Excuse me lang po mga kapatid, baka biglang ano. Excuse lang po. Habang nakatapak sa preno, iikot natin susi ang pakanan. Nice. Ganun lang po.
naka-idol lang siya. Naka-idol na kami bago. Kapyo, Billy, si Andre. Kaya nakakampi po yan. Amin, hindi ko tinatapakan yung gas. Hindi siya andal. Sigurang ko mga kapatid, nakabignan ko yung gas. Hindi po ako nakatapak sa preno. Ano po? Maximum speed niya is around 30 to 35 kph lang. Pero malakas yung torque. Kaya minsan yung hatak na nakakabigla. So, ingat lang po. Just in case na mag-tip yung sasakyan natin, mag-vela, tapak sa preno, passenger o navigator, dito ang hawak. Tapos tapak dito. Huwag maglalabas ng anumang bahagi ng katawan sa frame. O, tapos, lagi tatandaan. Seatbelt. May mga nape-penalize dito. Bakit? Hindi proper ang pagsuot ng seatbelt. Kailangan proper. Ayan, nakaganyan. 4-point yung seatbelt natin. Kasi kung hindi natin susuot ito ng tama, baka mamaya madisgrasya tayo. Hindi tayo na-protection na ng tama ng seatbelt. Bakit? Hindi kasi natin nasuot ng tama siya. Proper. Kung hindi gaya po ng driver, pwede magpalit. Sino ang magpapalit? Sino papalit yung navigator? Eh, kayo po, pero... Oras nyo po. Oras nyo, kakainin na yun. Kaya kung sino na yung driver ninyo, hindi naman po ganun kahirap. Tandaan. Tandaan nyo na. Una, kakain na kayo ng oras, bababa pa yun. Navigator, papalit. Okay, ibig sabihin, nag-standby na yung mga driver doon sa destination. Meron po, tanda po. Yung iba... Teka lang po ha, meron kung makahatak na itong handbrake, sobrang lakas. Hindi po ito katulad ng sa mga kotse natin, yung mga SUV na makapalang kable. Hindi po ganun kakapalang kable na ito, kaya makatunog, marinig yung tatlo, apat na po eh. Okay na po yun. Mapuputol ang kable natin dito. Yung iba kasi, dala ng adrenaline. Pagkahinto, hiyahandbrake, todo, putol ang kable. Bayan! 650 po yung kable niya. Ayay. Yung presyo pa lang ay 650 pa yun. Buti na lang, hindi ako nag-driver. Wala naman kasi nabibili yung kable niya dito sa mga tindahan ng motor o mga ano. Dahil binibili natin yung pyesa niya, doon sa pinagbilhan din natin yung sasakyan. Okay? So ito po, handbrake ha, nakababa, disengage. Ito tayo, disengage. Bababa. Okay? Saka, lagi naka-helmet. Huwag po kakalimutan yung helmet. May tanong pa po kayo mga kapatid. Ano yung pula yun? Wala na po yan. Kung hindi ko na po itinuro yan, hindi niya po kailangan yan. Headlight sa kabusina. Okay? Sige po. Okay.